Ilang araw pa lang matapos manganak, ay inabandonan na ang aso kasama ang kanyang mga tuta sa isang parking lot. Maigi na lamang at hindi sila pinabayaan ng tadhana sa mga oras na yun. Tiyak na maiiyak kayo sa susunod na mangyayari. Nagsimulang storyang ito sa isang buntis na aso na si Dory. Alam naman ng kahit sino kung gaano kakomplikado ang pagbubuntis, hindi lamang para sa tao kundi gayon din para sa isang hayop. Sadyang mas malala nga lamang ito para sa isang aso. Dahil hindi gaya ng tao na normal lamang magluwal ng isang sanggol sa bawat panganganak. Ang aso ay normal na nagdadala sa tiyan niya ng 5 hanggang 6 na supling. Kaya isipin niyo na lamang kung hindi komportable ang nararamdaman ng isang buntis na aso. Kaya nagiging irritable ito sa maraming bagay, kasabay ng palaging paggalaw ng mga tuta sa kanyang tiyan. Dapat lamang napaglaanan natin sila ng pagmamahal, pag-aalaga at atensyon sa ganitong sitwasyon ng kanilang buhay. Gayunpaman, ay tila hindi naman sinusuportahan si Dory ng kanyang amo na walang ginawa kundi ang mamasyal kasama ang kanyang asawa. Iniiwan ang kawawang aso na mag-isa sa bahay, patay ang ilaw at natatakot. Sa tuwing uuwi naman ay nagagawa pa nilang sigawan si Dory dahil sa pagod na kung minsan ay nauuwi pa sa pananakit kapag mainit ang kanilang ulo. Ito ay isang teribling kondisyon para sa kalagayan ni Dory dahil kung kailan buntis siya at mas nangangailangan ng pagmamahal at pag-aalaga. Ay dito naman tila lumalayo yung loob ng kanyang amo sa kanya. Isang gabi, habang mag-isa sa madilim na bahay ay naipanganak na ni Dory ang kanyang cute na mga tuta sa kabila ng kanyang takot. Subalit kung ang iba ay matutuwa na masilayan ng mga cute na tuta na yon, ay ibang naging reaksyon ng mag-asawang amo ni Dory. Binaliwala lamang nila ang mga ito, na waring wala sila talagang pakialam. Nagawa pa nilang isang bagay na hindi na rin nakakapagtaka sa mga taong walang puso sa hayop na kagaya nila. Doon ay pinasok nila si Dory kasama ng kanyang mga tuta sa isang kulungan. Pagkatapos ay dinala nila ito sakay ng kanilang sasakyan papunta sa isang malayong parking lot sa tabi ng simbahan. Inilabas nila agad si Dory at ang mga anak nito sa kulungan at walang pag-aanong iniwan na lamang sila sa kalsada na yun. Inabandon na nila ng walang awa ang natatakot pa noong si Dory at bagong silang nitong mga anak. Magiging maayos pa kaya ang kanilang buhay? O mananatili na lang sila sa lansangan kagaya ng iba pang inabandon ng mga aso? Malamang na hindi rin naman kakayanin ni Dory yun kung sakali na malamang ikamatay pa ng kanyang mga anak. Wala nang magawa si Dory kung hindi ang padidihin na muna ang kanyang mga tuta at bigyan ng mga ito ng pagmamahal at proteksyon na kanilang kailangan sa abot ng kanyang makakaya. Hindi sanay si Dory sa ganoong lugar, kaya daladala pa rin ito ang kanyang takot hanggang sa madinig niya isang tunog na umagaw sa kanyang atensyon. Napalingon naman ng aso at dito nakita nga niya ang isang lalaking lumalapit sa kanya. Labis itong napangiti nang makita si Dory habang nagpapadede ng kanyang mga tuta. Sa hindi naman malamang kadahilanan, ay tila naging kampante naman si Dory sa presensya ng lalaki. Ang pakaramdam niya ay mabait ito at walang gagawing masama sa kanila. Ang lalaki nagsalita naman sa mga aso na waring naintindihan siya ng mga ito, kung saan sinabi niya sa kanila na magiging maayos din ang lahat. Maya-maya pa ay agad nang kumuha ng box ang lalaki. Para madalang mga tuta, ipinasok niya ito sa loob ng simbahan kung saan pinagkaguluhan ng mga congregation members. Doon pinaglaanan nilang mga aso ng makakain, maiinom at kumot para labanan ang pagkaginaw. Nakaramdam na ngayon ang mga aso ng pagmamahal na kailan man ay hindi nila naramdaman sa una nilang amo. Ang makatagpo ng maluluhaluhang aso sa parking lot habang nagpapadede ng mga tuta ay sadyang nakakabigla. Para sa lalaking tumulong sa kanila, ang aso at mga tuta nito ay isang biyaya mula sa Diyos. Kaya hindi niya maunawaan kung bakit may mga taong nagagawang iwan ang mga walang kalaban-laban na aso nang ganun lang kasimple. Sadyang dinala umano ng Diyos ang mga paa ng lalaki para makita mga aso dahil kung hindi niya ito nakita sa tamang oras, ay maaaring may masamang nangyari. Sa sobrang tuwa naman ng ilang miyembro sa congregation at kinuna na nilang mga ito ng larawan para maipost sa social media, nakasadang kakaibang sitwasyon ng mga aso na ito'y makita. Mabilis na naging viral ang post na yon na umani ng samot-saring simpatsya mula sa mga taong mapagmahal din sa kanilang mga alagang aso. Naging dahilan ito para kontakin agad ang simbahan ng ilang volunteers
na nagnanais makatulong kay Dory. Pero bago mapagdesisyonan ng lahat, ang lalaki naman tumulong sa kanila ay dinala muna ang aso sa isang vet clinic para masuri at malaman ang tunay na kalusugan ng mga ito. Isa-isa na din namang sinuri ng vet ang mga tuta at wala naman siyang nakitang problema. Maliban na lamang sa isang tuta na malamang siyang pinakamahina sa kanilang magkakapatid. Ayon sa pagsusuri ng vet, ay nakitaan niya ito na isang tumor sa kanyang lalamunan na malamang kumitil sa buhay ng kaawa-awang tuta, anuman ang kanilang gawin. Kaya ipinayo ng vet na ma-euthanize na lamang ito. Isang desisyon na tila magiging mabigat para sa isang tao na may simpatya sa isang hayop. Hindi kasi palaging sinasagawa ang bagay na yun kung magagawan lamang sana ng paraan. Pero kaysa mahirapan ang tuta ay mas maiging wakasan na lamang nila ang buhay nito sa maayos at matiwasay na pamamaraan. Ayon sa vet, may mga insidente talaga na nangyayari yun na hindi talaga maiiwasan. Kahit naman kasi nanganak ang aso o pusa ng marami, ay hindi palaging nabubuhay o nakakasurvive ang lahat ng ito. Ilang sandali pa, ay dinala ng lalaki si Dory kasama ng mga tuta nito, pabalik sa simbahan kung saan sila sinalubong ng isang babae na nagngangalang Angel. Nakakatuwa pa, na hindi lamang sa pangalan naging anghel ang babae. Para sa mga aso, hindi lamang kasi nito balak ang punin ng isang tuta, kundi ang lahat ng ito, kasama na rin si Dory. Dahil ang paghiwalayin sila, ay hindi naman maganda para kay Angel. Dahil ang mga ito ay isang pamilya, nais na silang alagaan ng magkakasama na madali para sa kanya dahil nagmamay-ari si Angel ng isa sa pinakamalaking animal shelter sa Texas. At ang pinakagusto niya ay magligtas ng mga naliligaw at inaabandon ng aso kung saan siya mismo humahanap ng mabuting taong mag-aampon sa kanila at makapamuhay sila ng maayos. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kabutihan ay kakayanin kaya ni Angel na mahanapan si Dory at ang mga tuta nito ng mabuting taong mag-aalaga sa kanila nang makakasama. Malalaman na lamang niya ang sagot doon dahil ang pagtanggap ng isang aso at mga tuta nito ay isa ring malaking responsibilidad. Isang hamon para kay Angel ang mahanapan si Dory ng mabuting amo, pero pagsisikapan niya itong gawin, lalo't napansin niya na tila na abuso na ito at nasaktan ng kanyang dating amo. Kaya ito madalas matakot at nagiging overprotective sa kanyang mga anak. Sa shelter naging mailap man ang pagdating ng mga taong nagnanais mag-ampon ng aso, ay nahanap din ni Angel ang pamilyang nararapat kila Dory. Makalipas lamang ilang buwan, may ilan na nagnais mag-ampon sa isa sa mga tuta ni Dory. Simula nung una pa lamang na tinatanggihan lamang ni Angel dahil wala umanong pwedeng mapaghiwalay sa magkakapatid. Marami naman ding mga dahilan ng mga tao kung bakit ayaw nilang mag-ampon ng marami. Isa na nga dito ang kawalan nila ng lugar o espasyo na pwedeng paglagyan sa kanila. Mananatili na nga ba sina Dory at mga tuta nito sa shelter habang buhay? O hahayaan na lamang sila ni Angel na maampon isa-isa at magkahiwa-hiwalay? Isang gabi, habang pinapakain ni Angel si Dory at mga tuta nito, ay kanya-kanya niya itong kinakausap. Parang anak kong ituring ni Angel sila Dory, kagaya din ng ibang hayop sa loob ng kanyang shelter. Pero sadyang mas naging malapit ang koneksyon nito kay Dory sa hindi niya malamang kadahilanan, kaya nabuo ng idea sa kanyang isipan. Isang idea na magsisilbing hamon sa kanyang buhay. Hindi naman kalayuan sa animal shelter ang bahay na tinitira ni Angel. Malayo ito sa kalsada at may malaking rancho para sa mga inaalaga ang baka na kanyang asawa. Kaya meron silang malawak na lugar na pwedeng makilusan ng mga aso. Sobra-sobrang lawak ng rancho para sa mga baka at pamilya ni Dory kung sakali. Pagka-uwi ni Angel ay agad na niyang binanggit sa kanyang asawa ang kanyang idea. Ang kanyang mister naman, isang malaki at matipunong lalaki, ay natigilan naman sa kwento ni Dory na ito'y kanyang malaman. Pero kung hindi ka isang animal lover na kagaya nila, ay hindi mo mararamdaman ang bagay na yun. Para sa kanila, ang masamang pagtrato sa mga hayop, lalo na sa aso at abandonahin pa ito, ay isang napakasamang gawain na hindi dapat tularan. Matapos pag-isipan ng asawa ni Angel ang idea na yun, ay napapayag na rin ito. Dahil na rin sa may lambing na pangungubinsin ng kanyang asawa. Simula noon, si Dory at ang kanyang mga tuta ay namumuhay na ng masaya sa malawak na rancho ng mag-asawa. Doon, mas gumanda at umayos pa ang kanilang buhay. Ang mga tuta naman ay walang humpay sa kanilang paglalaro sa malawak na rancho ng asawa ni Angel. Ipinapasyal na rin ni Dory sa simbahan kada linggo ang mga aso na
Nagsisilbing mascot naman dahil pinagkakatuwaan ito ng mga taong naruroon. Labis na napapangiti sa kakyutan ng mga tuta. Kumalat pa rin sa internet ang larawan ni Dory na agad pa rin pinakitaan ang simpatsya na nakakarami at labis nilang hinangaan ang aso sa katatagan nito na makayanan ng lahat para sa kanyang mga anak. Ngayon, matiwasay at masaya nang nabubuhay si Dory habang sinusubaybayan ang paglaki ng kanyang mga tuta. Si Angel naman ay labis na nagpapasalamat sa paglalambing at kasiyahan na naihahatid nito sa kanilang mag-asawa.